usapang negosyo pa rin tayo. Ang bida naman sa ating negosyo feature ngayong umaga, isang dating reporter na ngayon ay may-ari na ng isang ube cheese pandesal business. Alamin natin ang kanyang kwento at kung paano siya nag-transition mula sa pagiging mamamahayag sa pagiging isang successful business owner. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. Ang pandesal ay ang pinakakilalang Filipino bread of all time na madalas nating kinakain tuwing almusal. As time goes by ay nagkaroon na rin ito ng iba't ibang variations of flavor. Dahil dyan, isang patok na ube cheese pandesal business ang aming itatampok ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Isang dating TV reporter at producer. Ngayon naman, bukod sa isa na siyang full-time mom at housewife, ay pinasok na rin niya ang pagiging isang negosyante. Nag-aral kasi akong mag-bake, no? Noong 2004 pa. And then, nakalimutan ko na yon for a long time kasi nagtatrabaho ko. Then one day, I decided to make ube cheese pandesal. Parang naging trend siya sa market. Though hindi pa siya ganun ka-popular that time, nag-try ako. And then I started posting online. That was mga 2016. And then nag-viral siya. No, maraming mga nag-repost ng mga pictures, yung mga kinakain nila na ube cheese pandesal. Mas lalo niyang nakita ang potensyal ng kanyang home-based ube cheese pandesal business nang ma-feature siya sa isang top online magazine sa Pilipinas. Napasigaw ako, nagsha-shopping ako by that time, yung time na yon, ay biglang eto na, ang dami, tut-tut-tut, ganun. Pagkita ko, nakasama ako sa listicles, nandun tayo sa top 10 na best ube cheese pandesal in Metro Manila. So talagang masayang-masaya talaga ako, napatili talaga ako, parang wow! Ngayon ay hindi na lamang pandesal, kundi pati cakes, cookies, at iba pang klase ng tinapay ang ibinibenta ni Erica, na siya mismo ang nagbe-bake at nag-develop ng recipe. At dahil siya isang hands-on mommy, ang pinaka-struggle daw talaga niya sa kanyang pagninegosyo ay ang pagmamanage at pagbalanse ng kanyang oras. Kaya naman sa lahat ng mommies na gusto ring magsimula ng negosyo, ito ang kanyang payo. Timetable lang naman. Pwede kang after niyong gawin yung mga chores ninyo, no? Pwede kayong mag-negosyo katulad nito, mga pandesal, iba-ibang klaseng tinapay. Mag-alot lang kayo kahit konting time. Hindi naman kailangan ng mahabang panahon. Hindi naman naabutin ng isang araw yan. Para makapag-bake ka, it takes 2 to 3 hours a day. Ang lagi naming tanong dito sa Negosyo Tayo, bakit nga ba kailangan tayo ay magnegosyo? Hindi ko muna nagtatrabaho ang ating mga mister, wala na rin tayong gagawin. Hindi pa rin enough, at least meron kang sarili. No? Meron kang sariling kabuhayan. Maganda yung may sarili tayong negosyo, may sarili tayong kinikita, sarili nating gastusin. Kahit anuman ang bilhin mo, at least pinaghirapan mo. Hindi madaling balansehin ang oras at enerhiya sa karir o profesyon, sa pagiging isang ina, ama at asawa. Kaya naman sa lahat ng mga taong kinakayang pagsabay-sabayin ang lahat ng ito, saludo po kami sa inyo. Ibang business story at business tips naman ang ibabahagi namin sa inyo next week. Kaya naman tara, negosyo tayo!